Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Ang daigdigan lahat ng marunong. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ko ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos sa aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesus. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwi na dahil sa inyo, mga kapatid. Matawid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo at patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib sa simbahan ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis sa kabila ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ito ang katunayan ng makatarungang hatol ng Diyos na kayo'y ariing karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus
at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Purihin ng Panginoon awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan itong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na doon ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos ay dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan, ang poon lang ay may lika ng buong sangkalangitan. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang pinig ko'y pakinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, iniuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang mga sinisingkalang ninyo ang mga pagdarasal ng mahaba dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa ninyo. Sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa sa kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipinumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ipinanumpa ang mga ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templo ang nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipinanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito, ngunit kung ang ipinanumpa ay ang mga handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag,
alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang damba na nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag ipinanumpa ni Numan ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ni Numan ang templo, ipinanunumpa niya ayon iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanunumpa ni Numan ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang mga nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Ano ba ang mas mahalaga? Yan ang nais sabihin ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ano mas mahalaga sa pagsasabuhay ng kanilang pananampalataya? At ito ang naisituro ni Jesus. Minsan no, sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, sa iba tayo nakatingin, iba yung pinahahalagahan natin. At ang pinahahalagahan natin yung panlabas. Yung nakikita ng lahat. Yung mapapansin ng lahat. Pero para kay Jesus, sinasabi niya, hindi yung nakikita ng iba, kundi ang mas mahalaga sana sa ating buhay Kristiyano ay yung laman ng puso. Ang laman ng puso na nagmamahal sa Diyos, ang laman ng puso na nais makinig sa salita ng Diyos, ang laman ng puso na tumutugon sa Diyos. Kaya, ang paalala ni Jesus sa ating ebanghelyo at pinabulaan na niya ang mga pariseo ng mga mapagpaimbabaw. At ang tao mapagpaimbabaw, sa labas nakatingin, sa image niya, kung anong sasabihin ng iba, kung anong makikita ng iba. Pero hindi niya pinapansin ano yung laman ng puso niya. Yun yung tao mapagpaimbabaw. Nakatuon sa panlabas, nakatuon sa image, nakatuon ko sa ano ang sasabihin ng iba. Pero ang tao na lumalago sa pagiging totoo sa Diyos, ang laman ng puso ang mahalaga. Ang puso na nagmamahal sa Diyos, ang puso na nagmamahal sa kapwa, ang puso na handang mag-alay at magbigay. Dahil ang tao nga handang mag-alay at magbigay, handang maglingkod. At yun sana ang mas bigyang pansin natin bilang mga Kristiyano sa ating paglalakbay, na bigyang diin ang laman ng puso, mas bigyang pansin ang ating kalooban, na hinuhubog ng salita ng Diyos na ating naririnig. Susunod na ho yung pagkilos natin eh. Susunod na ho doon yung pagtrato natin sa kapwa eh. Susunod na doon yung pagmamalasakit natin sa kapwa. Dahil ang unang nahubog ay ang puso. At kung ano ang puso, yun din ang gawa. At yun sana yung naisin natin. Pagiging totoo sa harapan ng Diyos. Pagiging authentic. Sa harap ng Diyos, sa harap ng kapwa natin, totoo ang laman ng puso. Totoong nagmamahal, totoong naglilingkod. Hindi kung ano ang sasabihin ng iba. Hindi para sa likes at sa picture lamang. But what really is in the heart. At yan ang nais no, patunguhan, nais ituro ni Jesus sa kanyang pagpuna sa mga pariseo at iskriba. Ang mga pariseo at iskriba na nakatuon sa panlabas na imahe, sa panlabas na tingin, pero sa kanilang pang-araw-araw na buhay, sa pagtrato sa kapwa,
parang nag-iiba yata. Sana tayo mga Kristiyano, sa paglagudin natin sa ating pananampalataya, sa ating pagpili kay Jesus araw-araw, mas bigyang halaga ang laman ng puso sa kanayong panlabas. Susunod na lang yon. Kung ang puso ang nahubog, magbabago din ang ating pagkilos at paggawa. Kung si Jesus ang laman ng puso, natututo tayong maging mapagmalasakit at mapagmahal sa kapwa natin. Ang puso ang mas mahalaga. Ang puso ang mas bigyang diin at importansya. Hayaan mong hubugin ni Jesus ang puso mo ngayon. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mula sa aming pagiging hindi karapat-dapat, itinataas namin ang aming isip at puso sa iyo, Diyos Ama, at dinadala rin namin sa iyong harapan ang aming mga pangangailangan. Ang aming itugon, Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawaing pagpapanibago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga gumagawa sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway gantimpalaan ng Panginoon ng walang hanggang kaligayahan dahil sa kanilang dalisay na paglilingkod. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magmahal at maglingkod sa katotohanan at sa Espiritu sa pamamagitan ni Jesus na aming daan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal.
Ama naming lumika, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan na iyong ipinagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod. Bunga ng aming mga alay na iyong ikinalugod sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalubos sa amin ang kapayapaan. Magsulod po lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ng Kristo at isubog at si bibig bago malisapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. God of mercy.
mercy and the giver of life. I will proclaim my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng Mahal na Poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation bukas, August 27-24, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating takapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Christopher S. Crucero, LRMS, Parochial Vicar, Minor Basilica, and National Shrine of Jesus Nazareno. So, August 29, 2024, Huwebes, paggunita sa pagkapakasakit ni San Juan Bautista, ang tagapagbinyag, magkakaroon po tayo ng pagninilay sa buhay ni San Juan Bautista sa garap na ikatatlo ng hapon na gaganapin sa loob ng simbahan. Ang ating maringal na misa ay sa garap na ikalima ng hapon na pamumunuan ng ating rektor at kura paroko, Reverend Father June Sescon. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. So, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Tu Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin.
at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.